So yun guys, good morning sa ating lahat. Pag-uusapan natin yan ay ang cattle fattening. Bakit cattle fattening? Kasi madaming nag-aalaga dito sa amin ng baka. So ating alamin kung ano yung mga dapat na ginagawa sa pagdating sa pag-aalaga ng baka. Ito yung ating tatandaan sa pagpili ng ating alagahing baka. So una, have a knowledge of the price relative. Dapat meron kang kalaman sa pagpresyo ng isang baka. Dahil kagaya dito sa amin, ang hanap buhay ay cattle market. So bihesa na yung mga tao dito sa pag-identify ng presyo ng baka. Kung hindi mo alam, maghanap ka or magsama ka ng bihasa sa pagpili or pagpresyo ng baka para hindi ka lukuhin ng iyong pagbibilihan ng alaga. Kinakailangan talagang may alam ka sa pagpipresyo ng baka. Dahil hindi mo naman matitimbang agad yun yung baka pag bumili ka. So hindi mo madadala yung timbangan, kaya dapat marunong kang magtansya ng presyo. O kaya kung hindi mo alam, magsama mo ako. No. Ang pangalawa naman guys ay know the weight of the animal. So pag nakabili na kayo, pwede nyo na yung timbangin para ma-compute nyo kung ano yung presyo or capital na ng baka. So dapat alam mo yung timbang niya para ma-estimate mo sa or tatlo or apat na buwan mong alagahan, ma-estimate mo na kung ano yung kikitain o tutubuhin ng iyong alaga. So yan. So ang pangatlo guys ay know the quality of the animal. So hindi lang basta dapat pumipili ng alagahin. Dapat alamin mo kung ano yung uri ng isang baka na yung alagahan. Kasi madaming iba't ibang uri ng baka. So dapat kailangan mo talagang alamin kung ano nga ba yung quality ng baka na yung alagahan. No. So narito yung paraan ni Papa sa pagpili ng alagahing baka. Ano yung paraan niya sa pagpili ng baka? No. Yung baka, pagpili ka ng baka, dapat yung matanda na at medyo payat at malaki. Para 3 months o kaya 4 months, pwede mo nang ibinta. Halimbawa, pag yung maliliit, taon pa ang kuhan makalipas bago ka makabinta. Yun lang. So ang pang-apat guys ay consider of the body conformation and physical appearance of the animals. So dapat chine-check yung lahat yan, maging sa paa or sa ngipin. Dapat yun yung importante. Kung may bungi siya, matagal siyang kumain or mabagal yung pamuya. So mahina siyang kumain pag ganun. So tignan din yung mata kung may katarata or hindi pantay yung paglakad ng isang baka. Para ma-identify mo, ilagay mo siya sa patag tapos palakarin mo ganun para makita mo talaga kung ito ay walang defect or walang problema sa iyong alagahing baka. Kung bibili kayo ng purga ng baka, ito yung bilhin nyo. Yan. Albendazol Balbacin. Mabisa to guys. Tinuturok to
ang paggamit dito guys, hindi pinapakain yung baka. Halimbawa ngayon, alas 5 ng hapon. So hindi papakainin yan hanggang bukas, tapos i-inject ka ng balbasin para mas epektibo yung ating purgang balbasin. Pagkatapos nyong maturukan or maturukan nung ating baka, pwede nyo nang pakainin. So yan, 185 pesos lang. Effective to guys, effective. Meron din tayong nilalagay sa pagkain ng baka. Hinahalo natin yun ay ang molasses. Nakakatulong ang molasses sa paglaki ng katawan ng baka. Tapos, malinis yung kanyang dumi. Nalilinisan niya yun sa loob ng kanyang yan. Dapat, nililimitahan lang natin yung paggalaw ng ating alagang baka. So, hindi dapat natin sila ginagamit sa pang-araro o kaya sa bukid, para mas mabilis yung paglaki ng kanilang katawan. Dapat din hindi natin sila hinahayaan na magutom. Ang ginagawa nila dito sa amin ay pag umaga, nagdadamo sila ng dalawang sakong bimig ganun kalaki. Tapos pag tanghali, pumupunta sila sa ilog, dun na nila papaliguan at saka papainumin. O, oh, diba? Like a boss yung mga baka dito. Oh, no. At yan, nagtatapos ang vlog for today. Kung may nakaligtaan man ako, comment below para alam ko. And subscribe na rin at click the button para hindi mahuli sa ating mga video. So, see you on the next vlog. Bye-bye!